kabisera nito na Iloilo City, abala nang naghahanda ang mga Ilonggo sa taon ng Parao Regatta Festival o Pista ng Mga Bangka. Isang araw bago maganap itong napaka kulay na Parao Regatta. Mararamdaman mo na, madadama mo na yung atmosphere, yung festivities kinabukasan. Andun na yung mga tao, medyo masikip na yung lugar. At nakita ko na, bumungad na agad sa akin yung mga layag na pipintahan. Makulay. Lahat, abala. Yung creativity ng mga Ilonggo. Ang ilan dito, artist. Bukas, may paligsahan sa pagandahan ng disenyo ng layag na tinatawag na pintalayag. Kasama sina Nonito at Dan sa mga pintor na lalahog sa taong ito. For almost 6 years since 2006, sumasali na ako ng pintalayag at saka pintatao. Saka panata na talaga na pag hindi ako makasali, parang masama yung pakiramdam ko. Nung 7 years old, doon ako na nakaano ng hilig ng pagpipinta. Parang wala na akong ibang kaaliwan. Yun ang doon ko inaaliw yung aking sarili. Pagalit ako, siyempre masama yung resulta ng drawing ko. Eh, pero pag masayahin ako, lively at saka colorful yung ginagawa ko. Di tulad ni Nonito na galing pang Guimaras, ikalawang taon pa lamang ito ni Dan sa pintalayag. Nagsimula po ako nagpinta nung elementary pa po ako, nakahiligan ko na po siya. Sa mga projects ko po sa school, mga school papers ko hanggang naging high school, masari na po ako sa mga contest katulad ng mga UN, sa poster making po, tsaka sa mga outside of the school din po. Sa tulong nilang dalawa, lalahok din ang Motorcycle Diaries ngayon sa pintalayag. Bakit may mga isda? Isda. Parang mas malat. Parang nasa ano, sa litiban ano, na tulay. Tapos dito naman sa dulo, merong medalya. Medalya. Anong sinisimbolo ng medalya? Award. Meaning the race. Parang mananalo ka sa race. Na-excite ako dahil may mga ideya na akong naiisip na pwedeng isama dun sa layag. Pero nung narinig ko yung konsepto ni Nonito at Dan, na matagal na silang sumasali dito sa layag painting contest nila, eh nagulat ako dahil huling-huli nila yung ideya kung ano yung babagay sa ating programa, yung Motorcycle Diaries. O ngayon, pipintahan na natin ng orange itong araw, ha? Ah, binigyan ako ng brush, binigyan ako ng pintura, o sabi nila Dan, sabi nila Nonito, ito, gawin mo ito. Pwede kang mag-apply ng paint dito, huwag ka lalampas. So, tinuruan naman nila ako. Naging parang therapeutic for me. Dahil nung moment na yan, parang liberating eh. Yung mga detalye, may mga... Actually, merong mga tao doon at meron pang ang imahe doon. May isang tao na parang sinabi nila, ako daw yung nakabandana. Alright, kalye. Ah, sige sir, banat. Bongre yan. Yan. Bihasaan na sila sa pag-iisip ng konsepto na babagay. Kapag tinaas mo kasi yung layag, iba na isura niyan pagka nandun na mismo sa baybayin. Makalipas ang 2 oras, natapos din kaming magpinta ng layag. So, initially, anong masasabi mo? Okay ba? Okay ba yung concept? Bagay ba sa program? Very bagay. Very bagay, ha? Talaga? Coming from you, okay. Okay na tayo. Sam. What's up, guys? Kinabukasan sa mismong araw ng kapistahan ng Parao Regatta, proud kaming makita na nakahilera rin sa tabing dagat ang pambato naming layag. Pag nadinig mo yung mga tambol, yung mga tugtugan, tapos yung mga sayawan, talagang, alam mo, party. Party to sa tabi ng beach. Andiyan na yung makukulay na costume, naka-race na yung mga layag, nakahilera sila. Andun yung mga turista, daan-daan turista. Hindi ko alam kung umabot pa ng 1,000 yun, pero lahat talagang curious
ina-anticipate yung magkakaroon ng kasiyahan. Proud din ako dahil nakita ko yung may motorsiklo at nandun yung pangalan ng programa. Parang kabahagi tayo ng festivities. Tuwan-tuwa ako at parang pwede mo pagmalaki. Ang kulay, ang ganda. Si Mang Ruel ang nagmamay-ari ng bangka kung saan ikinabit ang layag namin. Maliban kasi sa pintalayag, may karera rin ang mga paraw. Manong! Manong Ruel, ha? Musta? Musta? Ito ba yung ating bangka? Ayun, ang Team Motorcycle Diaries. So yun yung show namin eh. Ha? Matagal ka na ba sumasali dito sa karera? Sa regata? First time ko palang na sumali eh. First time, oh. Nakagawa ng bangka ko. Oo, oh, first time, ha? Oo. Pero matagal na itong karera? Matagal, no? Ba't nyo na pagdesisyon ng sumali ngayong taon na ito? Dati pa yan, nag-desisyon ako mag-sali sa racing. Kasi walang budget, walang pinansya. Walang budget. Matagal nyo nang gusto sumali, wala lang budget? Wala. Ah, okay. Tapos ngayon, nagka-budget kayo? Oo. Oh. Ipon-ipon rin, nakagawa rin ng bangka. Oo. Oh. Mahal ho ba mag-budget? Mahal ang budget pagkasali ka? Mahal yun. Nakaabot yan. 10,000 yan eh. Ang isang bangka? Oo. Oh. Hindi ho ba mahirap mag-balance? Mahirap eh. Mapagmamarakan ang alon. Hindi mo kasi kabisado ang alon eh. No? Taong 1962 pa, nang unang ipagdiwang ang Paraw Regata para bigyang bugay ang kasipagan ng mga bangkero at mangingisda ng Iloilo. Anong importance? Bakit natin ginagawa itong Iloilo Paraw Regatta Festival? First reason, we want to improve the tourism. Tourism? The Iloilo and of course, promote culture and heritage. Very unique because it shows the culture of Iloilo as far as the seafaring is concerned. Because they say, the Norwegians say that the longboats are the best seafarers in the whole world. Very interesting. Yeah. It's very interesting to watch. Nice shapes. Yeah. It's beautiful paintings. Yeah. It's very beautiful. It's exciting. It's really fascinating because I was here yesterday. So it's very like wow for me. Yeah. How would you describe the boat? Oh my God, they are very good and it just shows how much the Filipinos are very crafty. It just shows how much the Filipinos are very innovative in doing things. Yeah, they are beautiful, yes. It's very nice, very nice. No, it's great. It's really exciting to see all the enthusiasm of the families. It's really a nice family event and a great party. Sayang, hindi sinwerte sa karera si Mang Ruel. Hindi rin pinalad ang layag na pinaghirapan namin ni Nadan at Nonito. Pero ayos lang. Ang mahalaga, lahat sama-sama pa rin nakisaya sa kapistahan para ipagdiwang ang di matatawarang sipag at pagkamalikhain ng mga Ilonggo.